naman ay magbibigay tayo ng another example for mean ng ungrouped data. So when we say ungrouped data, ibig sabihin ang given natin or ang mga data natin na na-collect ay unorganized or hindi gumagamit ng table or yung order ng kanyang mga scores or ng mga number niya ay hindi sunod-sunod. So kumbaga katulad nito. Okay, so kumbaga naka-scattered lang, naka-list lang, nakasulat lang yung mga numbers, hindi sunod-sunod, hindi naka-organize and so on, meaning that is ungrouped data. Okay? And ang formula natin for ungrouped data for calculating the mean ay mean for ungrouped data is equal to x sub 1 plus x sub 2 plus x sub 3 and so on, kung ilan man ang data ang nandyan, divided by the value of n or the number of terms. Okay? So, yung x sub 1, x sub 2, x sub 3, and so on, yan po yung mga given number or given data. So, automatic, dito sa ating given na age ng 1 to 3 high school teacher who are teaching mathematics, itong mga number na yan or yung mga age na yan, yan yung sinasabi natin na data or yung mga x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub n na nasa ating formula. So, automatic, itong 54, that will be the x sub 1. Yung 50, x sub 2, 26, x sub 3, and so on. X sub 4, x sub 5, x sub 6, x sub 7, x sub 8, x sub 9, 10, and so on. Okay? So, yun po yung sinasabi natin na x sub 1, x sub 2, or known as the data or the number. Okay? Divided by the value of n, yung n na yan is the total number of data or the total frequency or ilan ba yung number na na-collect mo or ilan ba yung given number or given data sa ating problem. So dito, ang value ng n natin ay equal to, bilangin natin, ilan ba yung mga number na to? So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, we have 16 numbers or 16 data. That's why the value of n is equal to 16. Okay, so tandaan natin, n is always the total frequency, the number of terms, ilan yung total number of terms, total number of data, or ilan yung number na naandyan sa given. That is the value of n. So, since itong mga number na to ay 16 numbers yan or 16 terms, so we have n is equal to 16. So, ngayon, gamitin natin yung formula, okay, para makuha natin yung mean nito ng given natin. So, ang gagawin lang natin ay just add all the data. Okay, so automatic itong 54x sub 1 plus x sub 2, ito na yon, plus x sub 3, yun yon, plus x sub 4, plus x sub 5, plus x sub 6, plus x sub 7, plus x sub 8, plus x sub 9, plus x sub 10, plus x sub 11, plus x sub 12, plus x sub 13, plus x sub 14, plus x sub 15, and then plus x sub 16, which is yung ating numerator. Okay, so automatic yung mga number na yan, automatic yan po yung mga x sub 1, x sub 2, x sub 3, or the data na meron sa ating given. So add lang natin lahat yan, and then divide natin siya sa 16. So ulitin lang natin. So 54 plus 50 plus 26 plus 25 plus 48 plus 60, plus 64, plus 32, plus 63, plus 32, plus 23, plus 24, plus 28, plus 35, plus 32, plus 58, divided by the value of n is 16. So, divided by 16. So, get your calculator para makuha natin yung sum ng mga data and then divide natin siya by 16. So, let's start. Okay. So, ano yung mga given natin? We have, ayan, sige, 54 plus 50 plus 26 plus 25 plus 48 plus 60 plus 64 plus 32 plus 63 plus 32 plus 23 plus 24 plus 28 plus 35 plus 32 plus 58. Okay, and then click equals, so it's equal to 654. So, nung inadd natin yung numerator natin, inadd natin lahat ng number natin, ang sagot ay
Ayan, 654. So, we have 654 again. Paano nakuha yan? Just add all the given number or given data. Okay, so ang sagot doon ay 654. Okay, divided by n, which is 16. So, divide natin yung dalawa, 654 divided by 16. So, 654 divided by 16. Okay, we have 40.875. So, ang gagawin natin dyan, kukunin lang natin yung 2 decimal places. Okay, always po tayo para pare-pares tayo ng mga decimal point. So, just get 2 decimal places and yung pangalawang decimal point ay i-round off natin. So, kung ang katabi ng second decimal point ay 5, 6, 7, 8, 9, so just add 1 doon sa second decimal point. Pero kung ang katabi ng second decimal point ay 4, 3, 2, 1, and 0, so retain lang siya kung ano yung number sa second decimal point. Pero dito, sa case natin, ang katabi ng second decimal point, which is 7, ay 5. So, automatic mag-a-add tayo ng 1 doon sa 7. That's why we have 654 divided by 16 is equal to 40.88. Okay? So, nung dinivide natin to, we have 40.88. And that will be, ayan, that will be the value of our mean for this data. We have 40.88. So, now, don't forget to put interpretation. So, lagyan natin yan ng interpretation. So, since ang ating kinukuha na value ay mean, so meaning the average. Okay, so bakit average? Kasi nga, ang mean is also known as average. And then, after nun, the average, ano bang title nung data natin? So, itong data natin is all about the age of 1 to 3 high school teachers who are teaching mathematics. That's why, ang ilalagay natin sa interpretation ay the average, kasi nga mean, and then yung title niya ay age. Okay, the average age, okay, syempre, the average age of, ayan, 1 to 3 high school teachers who are teaching mathematics, is, okay, again, the average, kasi nga, it's all about mean, and then age of 1 to 3 high school teachers who are teaching mathematics, yun yung title ng ating data, is, ano ba yung nakuha nating sagot or result? We have 40.88. Is 40.88. So, ganyan po dapat ang magiging format ng ating interpretation sa ating mean, okay, ng mga data. So, interpretation, the average, why average? Kasi nga, mean is also known as the average. And then, put the title ng ating data. It's all about age of 1 to 3 high school teachers who are teaching mathematics is ano yung result na nakuha natin or na-compute natin. We have 40.88. Okay, so, ganyan lang po tayo mag calculate ng mean for ungroup data. Pag sinabing ungroup, yung mga number or data natin is naka-scattered lang or naka-list down lang and hindi naka-organized. Okay, so following lang yung formula natin and don't forget to put the interpretation.